Inaiigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hakbang ng pamahalaan para maprotektahan ang mga kabataan mula sa pang-aabuso na umaabot pa hanggang sa cyberspace. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, magsisimula ang mga hakbang na yan mula sa barangay level. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco, live. Clay, isang buwan matapos ang unang paikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ilang opisyal ng gobyerno ay kaugnay nga yan itong pang-aabuso sexually sa mga kabataan. Ipinagpapatuloy sa sectoral meeting ang pagtalakay sa online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials. Sa briefing sa Malacañang kanina, Clay, inilahad ng mga government officials ang utos si Pangulong Marcos na pagsasagawa ng isang sentralisadong sistema upang matuldukan ang pang-aabuso sa mga bata. Sa ngayon kasi, maraming records ng pang-aabuso sa mga kabataan, kaya target ng gobyerno na maging global leader sa pagresolba dito sa sexual abuse. Ipinaliwanag ni DILG Secretary Abalos na dapat alam ng barangay ang gagawin sa pagtugon sa mga batang naabuso. Nagbabala rin ng kalihim sa mga barangay official na huwag ipapaareglo ang sumbong na tatanggap nila hinggil dito. One more thing, no? At ito'y wina-warning ko sa lahat ng mga barangay. Hindi na pwede mag-settle dito. Hindi pwede mag-settle. I'm warning you. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Mga bata ito, biktima. Ito'y krimen. Hindi ito siya sabihin mo camera na nakatutok na gano'n. Kasi may ganyan thinking eh. Sabihin ba camera lang yan? No. Kay camera, kay ano yan, ito'y krimen laban sa bata. Kaya kung sino man ang makikipag-settle dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. We will make sure of that. Yan ang proseso. Kaya yan ang utos sa amin ng ating mahal na Pangulo. Clay, oras na matanggap ng barangay ang reklamo, dapat agad nila itong maiparating sa law enforcement agencies tulad ng mga pulis. Mananagot din ang mga barangay na hindi tutugon dito. Plano nilang magsagawa ng seminar para sa mga barangay officials. Naniniwala si Abalos na dapat magpasa ng batas na magpaparusa sa mga consumers ng mga masaselang materials ng mga bata. Karamihan sa mga propiano sa krimeng ito ay mga banyaga. Samantala, Clay, sabi naman ni Attorney Margarita Magsaysay ng Department of Justice na pinakabinigyang din ni Pangulong Marcos ang pangailangang dapat maibalik agad ang normal life para sa mga batang biktima na hindi na dapat sila magtagal pa sa mga aftercare services o facilities. Pag-ibigay din naman ni Assistant Secretary Mico Clavano, ang spokesperson ng DOJ, klaro ang utos ni Pangulong Marcos, protektahan ang mga bata at parusahan ang mga nasa likod ng krimeng ito. Samantala, Clay, sa ibang balita, no, sa ambush interview kay Secretary Abalos, tiniyak niyang mananagot din ang mga pulis na naaresto dahil sa pangingidnap umano sa isang Malaysian at tatlong Chinese kamakailan. Clay, sa mga sandaling ito, no, ulat panahon, mabilis lang, umuulan dito sa bahagi ng Malacañang, dito yan sa Maynila. Clay. Alan, ano ang timeline sa sinasabing paggamit ng sentralisadong sistema sa pag-responde nitong pang-abuso sa mga kabataan? Oo. Clay, dahil isang seryosong usapin, isang sensitibong bagay, ang pagkaka-involve ng mga kabataang Pilipino, mga minor de edad ito, no, sa sexual exploitation, ang utos ng gobyerno agad marisolba ito. Kaya naman, ang pinakabilin, no, ay dapat yung mga barangay ay alam agad ang gagawin. Isa sa ilalim nga, Clay, sa seminar, ang mga barangay, no, as far as I understand, may vouchy itong bawat barangay na siyang tumutugon sa pangailangan ng mga kababaihan, lalo na ng mga menor de edad. So ang utos ng gobyerno, Clay, resolbahin agad ito dahil ito nga mismo ang utos sa DILG, sa DOJ ni Pangulong Marcos. Clay. Maraming salamat, Alan Francisco.